yung Nissan NV350. Yan. So, magpapalit tayo ng fuel filter. Yan. So, ito yung unang fuel filter. Ito yung pangalawa. Dun to sa baba. So, dito yan guys. Ito. Dito yan. Yan. So, dito to guys. Sa ilalim ng upuan. Sa ilalim ng upuan. So, iuusog nyo lang naman. Kasi ito na. Okay, so natanggal na natin yung dalawang hose. Tapos susurod natin yung tornilyo niya. Na lang yung dalawang maliit. Yung pangalawa guys. So kailangan kasi yan pag nagpapalit tayo kasama yung bracket niya para hindi tayo mahirapan bumukot ng mga tornilyo dyan guys sa kuba. So kailangan kasama to. Mahihirapan kasi tayo dito magtanggal nito.
kung dudukutin lang natin yan. So kailangan ganito para mas mabilis. Ayan. Tapos nandito na yung pamalit natin. So ito lang naman yung guide niya pag ganito. Hindi tayo magkakamali. Ayan. Tanggalin lang natin yung luwagan, yung 10 mm. So kailangan nga talaga guys magtanggal para hindi makasagabal to. Guide lang natin ganito. So itutok lang natin guys to. Ayan, tutok lang natin ito dito. Ayan. Okay. Tapos higitan na natin ito. Okay na. So ikakabit natin. Unahin lang din natin guys to, yung dito. Kung ano yung huli nating tinanggal, yun yung unahin natin. So dito na. Natin yung bracket. So
mamaya natin ikakabit to. Ikakabit muna natin yung isang fuel filter dun sa baba. So papalabasin muna natin yung diesel dito mamaya. Tapos pagka may lumabas na, saka naman natin ipapump dito para may lumabas dito na diesel. Okay, so dito na yung pangalawang fuel filter. So tatanggalin muna natin tong sakit nya. Pipindutin nyo lang naman. Tapos saurin muna natin to para hindi magtapon pagka tinanggalan natin to. Ayan guys, so gamitan nyo lang ng pliers, long nose o basta mapihit nyo. Tapos lagyan natin ng sahod dito kung manahon. Saan natin ikutin para hindi lang magtapon pagka tatanggalin natin tong filter nya. So nabawasan na natin ng diesel, isara na natin, tapos saka natin tanggalin na. Yan. So tanggalin na natin to guys. Okay, so tanggalin na natin. Yan guys, so gamitan nyo ng labi tubo o ganito, pwede rin. Gamitan nyo lang dito ng labi tubo. Tapos palitan na natin. Ayan. Papapalitan rin natin ng o-ring. Dahil merong bago to guys. Ayan. Bago na yan. So lagyan rin natin ng grasa. Oh, ito na yung bago natin guys. Kabit na natin. Yan. Okay na, so lagyan rin natin ang grasa tong goma. Tapos sa ikabit na natin. Yan, ikabit na natin. So ito guys, hindi nyo naman kailangan na higpitan ng sobra. So hand tight lang naman to. Basta malaman nyo na lumapat na siya. So sumikip na ng konti, okay na yun. Para pagka tinanggal sa sunod, hindi na mahirapan yung magtatanggal. Okay na. Ikabit na natin to.
doon na tayo sa taas. Bibilid na muna natin. O, dito na. Ipump muna natin to. Ayan. Ayan guys. So, solid na siya. Pakita mo. Ayan. So, napunuan na yung unang fuel filter doon sa baba niyan. So ikabit na natin, pupunan naman natin yung itong filter dito. Ayan, so tanggalin natin to. Tapos ikabit na muna natin to. Antayin natin na merong lumabas dito. So pagka may lumabas na dyan, napunuan na ang diesel. Ipitan na lang natin yan, tapos papaandarin na natin. So ipump ulit natin. Ayan. Ipump ulit natin. So dito guys, pagka magbibleed tayo dun sa baba, ito, so katulad kanina, tatanggalin muna natin, tapos antayin natin na maging solid bago natin ikabit dito. So pagka pinump nyo to, may lalabas yan yung dating diesel dito sa linya. So lalabas yun, tapos sa mawawalan o doon nyo na papump ng todo para lumabas yung solid. So ito, pump natin ulit. Yan, okay na yan, tapos pandarin na natin. Guys, so start na natin. Hindi mamamatay yan guys, dahil yung diesel sa linya napunuan. So kadalasan kasi pagka nagpapalit, hindi ganong pinapalabas talaga, hindi nila binibleed. Minsan na mableed naman, kaso hindi napupunuan yung filter. Kaya nga pagka ni-start nyo, mamatay yung makina, dahil yung diesel hindi makapasok dito sa papuntang makina. Kaya ngayon kailangan talaga pagka nagbi-bleed, yung solid talagang mapunuan talaga lahat ng loob niya, para katulad nito walang ka-problema pagka tinanggal. Okay na. Like and subscribe to my channel, NLB Mechanics Vlog. Thank you.